Ito, meron po tayong bagong na-discover po dito po sa Malolos, Bulacan po. Ito po yung nagbebenta po, multicab po dito. Kaya nandito po tayo mga bossing dahil napakamura po niya yung mga binebenta niyang multicab dito. Talagang cheapest price po ito. Hindi ko napatatagalin po yung intro natin. Tignan na po natin ito. Kumusta po, bossing? Okay naman, okay naman. Ano po yung mga available po nating mga multicab po dito? Okay, yung available natin, meron tayo isang drop side, tapos apat na minivan. Apat na minivan ang available natin. Yung tatlong minivan natin is 2014, isa sa kanila is 2010, then yung drop side naman natin is 2003. Okay, itong drop side natin is 2003 model, for 83,000, negotiable upon viewing. Okay, ano siya? 4-speed. 4-speed siya, manual transmission. Okay, ito naman, 5-speed na manual transmission, minivan. Okay, 2014 model. Running lahat sila, good running lahat sila. Tapos ito, itong mga minivan natin, expect nyo, lahat sila, 65,000 each. 65,000 each. Ay, napakamura, mga pero bossing. Pero negotiable. Hindi po tayo mahirap kausap sa negotiable po sila. Okay? So, ang makina po nila, lahat is F6. F6 sila, napakadali. At saka sinisigurado ko po na matino ang makina nila. Okay? Meron yung mga mababang presyo, pero problem ang makina nila. Okay? So, ito, napakamura po niya. Sa makina pa lang, 45,000 na. Makina pa lang yun kung bibili ka sa Bloom & Reed. Ito, kumpleto na. Sa halagang 65,000, meron ka ng kumpletong ORCR na original, may makina ka na matino, meron ka pang body. Okay? Tsaka yung mga papeles nito, bossing, kumpleto, kumpleto po. Kumpleto. Kumpleto yung mga papeles. Ay, pakita natin mga bossing yan. Okay. Lahat ng ORCR nila, napakalinis. Ayan, kumpleto lahat yan. Ito yung mga papel nila. Lahat na, dyan na sila. Ganyan sila kalinis. Ayan, nakaganyan sila. Secure na secure. Ay mga bossing, limang piraso ayan po yan. Limang multigap din po ito, no boss, no? Oo. Secure na secure sila. Okay. Kahit i-double check nyo pa sa LTO. Ayan. Original ORCR. Ayan, last registered lahat sila is yung apat na minivan natin, last registered last year. So ngayon expired na sila. Ito naman drop side natin, last registered niya is 2020. Tignan mo yung kaha niya tsaka pintura niya. Goods na goods siya, okay? Ito lang, ito napalitan na to, hindi na na-drop to. Ito na lang gilid. Ayan, okay? Tignan natin itong loob ng drop side. Ayan. Ito yung interior niya. Ay mga bossing, oh. Ayan po yung interior po niya, ayan, no? Ayan. Okay, 2014 model, minivan, 65K din. Ito, problem, minor problem lang nila yan. Minor issue. Yung grills po niya, no, boss, no? Front grills niya, tapos signal light, meron din yung busted, meron din yung hindi. So, pero minor na sila. At least, hindi sa makina ang problem natin. Okay, lahat sila running, good running sila. At saka yung ano nila, handling nila, okay lahat. Okay ang handling nila. Hindi ako mapapaya sa handling nila. Ito, dito yeah naman tayo, anong model yan, boss? Ah, ito, model 2010 na minivan. Okay, good running din to. Good running condition din to. Yung so, una po, boss, anong model po yun? Ito, 2014. 2014 po? Oo, 2014 model. At saka ito, malalaman mo kung talagang may problema sa makina. Kapag binuksan mo to, ang radiator cap niya, sabay ni start mo, lalabas na ang tubig. Pero ito mga to, hindi. Kahit napaikot mo na sa subdivision namin, buksan mo itong radiator cap, walang lalabas na tubig dyan. Okay. 2014 model din to. Itong minivan natin na to. Lahat sila may top load. Dahil nga galing sila ng Telkom. Okay, lagayan ng hagdanan nila. So kung gusto nyo palitan yung top load niya, pwede rin. Kasi sa papel nila, may top load na siya. Nakaregister na may top load. Ito, dito naman po tayo sa kabila. Ito naman, yung isang ano natin. Isang bando natin. Maswerte na lang isang kung makakakuha dito kasi maganda na yung seat cover niya. Ginagamit ko itong mga to. Kapag halimbawa, kahit na lalabas na ako, bibiling ulam, sila yung ginagamit ko para at least hindi sila na-stuck. Tsaka sure, na umaandar sila.
sure talaga na umaandar. Okay. Ito, mga bossing yung interior niya, yan. Medyo madilim na po dahil medyo oras na po yung pagpunta natin dito kay boss. Ginabi na tayo, ginabi. Okay. Basta't may question po kayo, PM po kayo sa akin, Clarbish da po ang Facebook ko, o kaya sa ano natin, sa dakilang vlogger natin, si Scapin, pwede niyo po siyang i-message. Alam naman po niyang ano, exact location. Yan. Yan, kasalukuyan niyang umaandar, mga bossing ko. Oh. Ganda ng... Napakaganda ng response ng makina. Wala siyang delay. Ayan, nagtutubig pa yan, ha? Alam ng mekaniko yan, kung anong ibig sabihin yan. Scopel, tingnan mo dito sa taas natin. Doon sa taas natin, wala mga leak yan. Okay. Yan, mga at saka ito, tingnan mo. Ayan, magre-react siya. Ibig sabihin, good ang mga ano niya. O, mga cylinder niya. Kapag, ang ibig sabihin, kapag hindi good cylinder, pag tinaas mo yung isang ano dyan, isang high tension wire, at hindi nagbago ang tunog, ibig sabihin may problem. Okay, pero ito lahat nagbabago. Ay, mga bossing, okay. Oh. Ganyan po yung mga condition ng makina ng multicab ni boss. Yan, oh. Talagang tahimik lang po yung andar, no, boss? Pino po yung andar nila, no? At saka tumatakbo sila ng ano, 13 to 14 kilometers per liter. Tipid po, no? Matipid na siya. Lalo na pag na-condition nyo pa ng mabuti. Ito po, kaya nasabi ko na good condition sila kasi from Manila to Malolos, Bulacan, binyahe po namin sila through NLEX pa. Okay, through NLEX siya na para mas makasigurado kami na good condition. Okay? At saka, bago ko din sila nakuha, sinubukan ko naman sila. So, para malaman ko talaga na good condition sila, binyahe ko na ng NLEX. So, yun yung palatandaan na good sila at pwede talaga silang ilayo. Ayun yung sidings po niya, no, boss, no? Kulang lang po sila ng apostery, no? Yan. Apostery lang naman yan, eh. Madali lang naman yan. Kumbaga, basic na lang sila. Basic na lang yan. So, Scapel, tingnan mo. Natutupi pa mga upuan. So, halimbawa, nasa beach kayo, pwede mo latagan niya ng, ano, ng mattress or foam. Diyan kayo matulog. So, pwede siya. So, pwede mo rin ialis sa pagkaka-fold yung, ano, yung upuan, tapos dito yung mga gamit nyo sa likod. Napakadami makakarga. Pag wala kang gamit, dalawa sa harapan, tatlo sa gitna, at pwede mag-engine seat dito yung apat. Pwede. Pwede nyo rin lagyan ng sarili nyo upuan para mas kumpano sila, comfortable yung mga upo. Kahit pang palengke, bossing, pwedeng-pwede. Ayun, no? Napakaluwang pa po ng loob nyo. Talagang pwedeng-pwede ito sa pang-business po, no, boss? Business, no? Pang-pamilya, pwedeng-pwede. Hindi ka mababasa. Sa presyong 65, motor na lang yon. Okay? Anong pinagkaiba nila? Ang motor, ilan na may sasakay? Dalawa. Ilang bag ang kaya mong ilagay? Wala kang may lalagay. Bibit-bitin mo yon. Dalawa. Okay. Ito naman, ilang bag ang pwede mo? 10 bag. 3 maleta, 4 na maleta. Ilang tao? 5 tao. Diba? Mas ma-enjoy nyo yung road trip nyo kumpara sa motor. Presyong motor na lang eh. Bisa mas mahal pa nga ang motor. Sa halagang 65,000 na boss, no? 65. Negotiable pa. Ayun, mga bossing, di mahirap kausap si boss. Negotiable pa yun. Ah, okay. Sa drop side po, maganda rin po ito pang ano, pang business, pang tubigan, or pang bigasan, kayang-kaya po yan. At least, dito open siya, mas marami ka lang makakarga. Okay? Kung gusto mo palagyan ng canopy, pwede rin siya para meron siyang cover sa likod. Ayan. Maganda rin to, lalo na sa akyatan. Itong 4-speed na to. Drop side. Subok mo rin yan, no, boss, no? Subok na to. Tarlac to Malolos. Tapos pinangkakargahan pa. Itong drop side natin is 83,000. Negotiable pa siya. Okay. Complete documents din yan, no, boss? Complete documents din. Complete documents din siya. Kumusta naman po yung mga gulong niya, bossing? Okay pa mga gulong niya. Ito, nasa 80% pa to. Actually, hindi lang 80% eh. Ang kapal pa niyan. Makapal pa yan. Boss, ano po yung exact location po natin dito? Ah, okay. Ang exact location natin is Malolos, Bulacan, Barangay Sumapang Matanda, Regata North Subdivision. Tapat ng court. Okay. Ang landmark natin is Robinson. Robinson's Mall na napakadaling puntahan. Kahit kanino may tanong, alam nila ang Robinson's Mall, Malolos. Okay. Pag nandun kayo, pwede nyo akong i-message.
Okay, or pwede nyo rin tanungin ang ating dakilang vlogger na si Scapild. Ayun, maraming salamat kay Bossing. Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Okay. Thank you po, Bossing. Thank you.